In 3, 2, 1, what's up, everybody? Welcome to another edition of Combat Sports Weekly. This is Coach Franco Rulloda, and with me are the boys of Destroy MNL, Carl Demesa and JC Reyes. And of course, this is a very special episode. To say the least. Yeah, to say the least, because this is in line with what the show is all about. This is all about proper education and awareness. With regards to martial arts training, the industry of combat safety, sports, everything. The safety and the health and the welfare of everyone that is involved in this community. Our goal is to help and and to promote a very harmonious environment for the community. So one thing that left us awestruck within this week, there are so many things that happened. We want to help this person. We want to help the other person. And we want to educate everyone that this thing happens and there's a solution for it. That is true. 100%. So it's been circulating all over social media. In the community all over. Si JC. Natagpa kami as Titus of Fighting. Oh, tapos natag din si Nag, si Rafi si Manong Tulfo. Nagiging sumbungan po talaga kami. May Rafi Tulfo, may KMJS, tapos may Titus of Fighting. Ayun. Nakita ko rin yung KMJS na yan. So, everyone, so I think this needs no introduction. There is an incident and there's a video circulating all over social media wherein there is this group of guys in a gym wherein apparently a sparring session happened. And clearly one of the perpetrators or the participants, one guy was wearing gloves, the other guy wasn't wearing gloves. He was just wearing hand wraps. And then no headgear. No headgear. A body kick was delivered, followed with a head kick. The guy went stumbling down on the floor or on the mats. Tapos very clean, very clean hit. Oh, very clean hit. He was clearly knocked out. So everyone formulated their own opinions. Everyone was angry. I think that is the most appropriate word. Everyone got angry. This was bullying. This was uncalled for. We totally agree. It was definitely an unfortunate event and hindi siya dapat nangyayari. Period. Para sa akin, as a martial artist, I think my co-host will echo this. Everybody in martial arts, yeah. This is not normal practice. No. It's unsafe. It's uncalled for. It's undignified to people who would like to practice martial arts. It puts martial arts in a bad light. Yes. Very bad light. So, so we... So, syempre, dahil gusto namin pagsilbihan yung community and so we did our best. We did our due diligence. We tried to dig deep and thank you. Thanks to technology and social media, we were able to bridge some gaps and we have the person who was on the receiving end of that head kick. We reached out. Yes. Okay? His name is Benson Aguirre and we are going to have him on the show. With us today is Benson Aguirre, the guy who was on the video. Thank you so much, Benson, for doing this. We appreciate your efforts. Definitely. And we thank you for giving us an opportunity and giving us the platform to allow you to tell your story. So first things first, Benson. So like, give us a brief background. Like, ako ang gusto ko malaman talaga, paano ka napunta sa gym na yon? Yes. So what's the name of the gym? Yung gym po kasi, na naka-base po siya sa Sapote, dun sa Tram. Triple O gym po. Okay. Na, triple O gym. Okay. Okay. Po, yung na sa gym na yon, dun po kami nag-weightlifting, dun po kami nag-build ng, syempre, muscles, mga ganyan. Yun, yung ano, nung one day kasi, ano, parang gusto nila akong, ano, parang, ayun, parang kaibigan naman talaga. Ano? Kasi, he asked me if we could sparring like that. Ano, mabait yung baga, kasabi niya. Ganun. Sino nag-aya? Ikaw o siya? Siya yung nag-aya. Siya nag-aya, okay. Actually, dapat ano lang yan, usapan lang. Pero pero kasi parang, ano siya, mabait siya kausap, mga ganun. Maayos yung pagkakasalita niya. Maayos. Kausap talaga, parang ganun. Mabait. Okay. Ganun. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi niya, kahit one round lang, ganyan. Okay. Then, nangyari na nga yung ano, yung sparring nga. I was expecting kasi pag sparring, walang ano, walang knockdown na mangyayari, di ba? Oh, teka lang, teka lang. Let's clarify this, ha. So so siya nag-aya kasi gusto natin lagyan ng chronological series para ano, para malinaw yung story. So
So, kinausap ka naman na maayos, nothing wrong there, diba? Ikaw sparing tayo, nag-invite. Sparing tayo. O sige. So now, I'm basing this on what I saw on the video, ah. So, kaninong gloves yung suot mo? Sa gym po. Sa gym. Okay, sa gym. So, ito rin yung ano eh, naalala ko lang bigla ito na itanong pala. So, bakal gym siya, so it was for weightlifting. Weightlifting, so, yeah. So, do they offer classes for Muay Thai or boxing or any type of martial arts? Striking. Yeah. Actually, ano dati po, may nagtitraining talaga doon. Tapos, nung tumagal kasi parang wala na nag-interest daw na magkaroon ng training. Actually, meron ano doon eh, punching bag. Sila rira dati dahil sa lakas ng training. Siyempre, impact na mga punches and kicks. Kaya nasira. Kaya yun, nung ano, na parang nakalimutan na nila na merong training doon. Pero sino raw nagtuturo? During the time na merong may training, instructor ba? Sinong nagtuturo? Do you have any idea? Naalala mo ba kung sino? Sila lang rin yung nagtuturo. Okay. Ayun yung sabi nila sa akin dati. Bago pa ako, ano, magsimula yung sparring noon. So this guy that we're talking about, this is, so the guy that wanted to spar with you or you want that want na nag-aya sa iyo may pag-sparring, ito yung Nico Primavera. Opo. Ayun, sure. Kasi itong Nico Primavera, bigla na lang ako nakatanggap ng message. Pare, kilala ko ba si Nico Primavera? Sabi ko, what the fuck is that guy? Sabi ko, yeah. Sabi ko, what pero, the fuck? To be clear, hindi siya gym or gym instructor or boxing coach. Paano siya related dun sa... And then kasi, yung sinend naman sa akin yung picture niya kasi, nakatag lang kasi Elorde Las Piñas. Oo, nakatag si Elorde. Sabi ko, bro, hindi man porket nakatag na Elorde Las Piñas, doon na kagad nagtatrabaho. Sabi ko, tinag lang siguro niya para masabi niya na. Or pwede naman, nagturo talaga siya doon or nag-ensayo siya ng konti. May sinabi ba siyang ganun, Benson, na nagturo na siya? Or... Sinabi instructor rin siya? Ni coach doon na pao nga nito. Naglalaro siya sa Elorde, gano'n. Tapos champion siya sa Taekwondo, which is true naman based sa profile niya sa Facebook na ayun nga, nagta-Taekwondo siya. Then he's training Muay Thai rin. Gano'n. Hindi ko siya trainer. Kaibigan ko lang talaga siya. Okay. Pero on your end, meron ka bang prior martial arts background, boxing o Muay Thai? O... Actually kasi, sir, may libro po ako noon yung yung different arts lagi kong binabasa ako ng training sa open spaces parang ganun. Tapos I was parang nagre-research din ako kung paano ma-perfect yung forms ganun. Okay. Pero wala on your own to Benson no ganun po. So parang nagsiself-teaching ka, self-taught ka. Self-educate, yeah. That's good. At least nagbabasa ka ng libro, inaaral mo. Then you're trying to practice it. Then you're trying to practice it. Okay, that's good. Everyone starts that way. Okay, so tapos nun, so niyaya ka niya, tapos... Sparring tayo. Was this yung nangyari yung insidente na yun? Sino, so niyaya ka niya mag-sparring, gano'ng katagal na kayong magkakilala nun? Actually, pinapakilala sa akin dati before. Yung araw po kasi na yun, doon lang siya na libre. Kaya ayun yung unang meeting namin. Pero sabi nila na mabait na. Ganun. Sinong sila, Benson? Sorry. Yung ibang nasa video? Yung mga tao po doon. Kasi kilala talaga si sir doon na talagang nag-gym doon. Okay. So nag-gym siya doon o nagtatrabaho siya doon? Or nagtuturo siya doon? Nag-gym po siya doon. Doon po talaga siya nag-weightlifting. So client siya doon. Member siya. Okay. That clarifies it, Franco. Naka-clarify natin ngayon na para magkaroon ng context. Kasi siyempre, kung anong theories yung nangyayari sa... Kung anong kwento yung lumalabas sa internet ngayon eh. So this is good, Benson. Benson, so yung space na nag-spar kayo, may mats ba yun? Nakapaka ba? Parang medyo malawak naman yung space dun kahit papano. Okay. Yung lugar talaga, maagalaw ka talaga ng So gano'ng katagal mo nang kakilala tong si Nico Primavera? Itong naka-spar mo, like, gano'ng katagal mo na siyang kakilala? Parang 2 buwan, 3 buwan? Oo, couple of months. Parang gano'n na rin, sir. Actually, nung February pa yata. February. This year. Okay. So good month. Actually, kasi magpo-fourth week na ako dun sa gym. Na puro buhat. Okay. Opo.
All right. Okay, so four, so sabihin na natin isang buwan or more than a month. 4 weeks, yeah. Tapos ako gusto kong lagyan lang kasi ng context yung kwento para malinaw. Eh. This is good, Ben. So you do this is great information. So ngayon, yeah, you're good answer. So you're nag-enroll ka dun sa gym, nagbubuhat ka. Mm-hmm. Tapos sino ang nagpakilala sa iyo kay Nico? Tapos paano umantong sa point? Paano anong nagkaroon ba kayo ng prior kwentuhan? Paano nila nalaman na nag-self-study ka about martial arts? Tapos leading to the point na bigla kayong nagkaayaan ng sparring. Oh, sparring. Diba? Yung ano po kasi yung tinatanong nila ako kung bakit ba ako nagwe-weightlifting ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, syempre pag para ma-utilize yung strength ko, kailangan kong mag-weightlift ganyan. Nakwento ko sa kanila, nagpa-practice ako ng arts for self-defense, parang ganyan. Mm-hmm. Ganun. Tapos, nabanggit nila si Surf na sana makilala daw niya ako. Parang ganun baga, parang pinapakalala. Sino ba itong, sino yung kausap mo dito? So, hindi si Nico to. Hindi si Nico yung kausap mo. Meron kang kausap na iba. Sino siya dun sa video? Siya ba yung tumakbo na ano? Oo nga, mayroon parang pangkarot na lalaki parang hype man eh. Like a hype man. Sino yun? Siya po yung isa sa nagpakilala sa akin. Okay. Anong pangalan ni, ayoko siya tawagin hype man. Anong pangalan ni hype man? John Raymond po. John Raymond. Okay. The instigator. John Raymond, the instigator. Was he also the guy who was taking the video o iba pa rin yun? So sino sa tingin mo yung kumuha ng video? Nung nangyari kasi na ano, nung sparring po, hindi ko po alam na may nagbibideo doon. Okay. Ano pa na siya? Parang may something talaga. Bago nangyari yun, tumingin muna ako sa likod. Walang tao eh. Ako po doon, sa pwesto na yun, pang leg workout yun eh. Tingnan ko yun, walang tao dun. Mm-hmm. Tapos parang, ang lumalabas, parang stolen video kasi. Yung sinasabi mo, yeah. Oo, ganun. Tapos, tinanong ko, nung kasi may group chat kami dun sa gym, kung bakit nakalabas yung ganun, nire-record lang namin yun, para sa amin lang. Ang pinaglaba, bakit nakalabas yung video? Diba? Ganun. Tapos yung sabi ni Sir sa akin ni Nick. Galit kasi actually may galit daw yung nagpalabas daw nung vid. Nako, yung mga chat group may galit. Ayan, okay. Sino mga member ng chat group na 'yan? Nako. May galit sa iyo yung may galit sa iyo kay Nick. Kay Nick o sa iyo? May galit po kay Nick. Sinabi rin niya po sa akin kasi I was with him kanina. Inayos first about sa statement na walang nangyaring bullying talaga. Okay. Kasi talaga yung mabait talaga yung sir eh. Mm-hmm. Hindi pa sa atin nakot ako kasi kilala nila ako eh. Ganun. Okay. Sige. Okay. So you've been there for a month, one plus month. Tapos may group chat sila. May group chat pala si Jim. Very good. Very good, Jim. You have a group chat. Tapos so there's this guy, si Hype Man, si John Raymond, tama ba? Si John Raymond? Yan Raymond, we gotta call him John Raymond. So si John Raymond, nag-usap kayo na nagtatraining ka, tapos sana makilala mo raw si Nick Primavera. So, tapos nakilala mo na si Nick. Yeah. So, nakilala mo si Nick. So, paano na, so nag-usap kayo ni Nick ngayon. Ano yung nag-usapan nyo that led to the sparring? Yeah, and I wanted to ask Benson before you answer that. Ano yung naisip mo when they said sparring? Kasi iba-iba yung usually, lalo na ikaw hindi ka nag-compete. So parang ano yung nasa isip mo nung sinabi na sparring tayo? Yung nasa isip ko kasi, sabi ko parang body shots lang. Kasi parang sparring kami, di ba? Ang rule namin, walang headshot na mangyayari. Mga body shots lang baga. Ganun lang siya. Pero umayad ako. Sabi ko, sparring lang naman, wala namang mangyayaring masama. Ganun. Okay, teka lang. So, sino nagsabi na, so magsasparring kayo, sino nagsabi na walang headshot? Tama ba? So, inisip mo na pag-sparring, walang headshots, ganun. I think he's thinking about soft sparring. Okay, so that's what you call soft sparring or technical sparring. Okay?
So that's technical sparring. Tapos, when you say walang headshots kasi, that is a agreement that is, kumbaga ito yun, sa sparring session, pagka technical sparring or light sparring, you have to tell your sparring partner, oy, light lang tayo, ah. Light lang tayo. Or guys, technical sparring, ah. Or whoever is in charge of the gym or whoever is in charge of the sparring session, that person will say, light sparring, siguro 50% lang tayo, 30%. Yes, 50%. Ground rules na sasabihin yan. Oh, may ground rules yan, ah. Tapos sasabihin din niya kung merong headshots or wala. Exactly. Okay. So yun yung naisip ni Benson. So yun yung naisip ni Benson. Okay. Tapos, in my mind na sabi ko sparring lang naman, walang mangyayari ng headshots, ganun yung nasa isip ko. Kaya pumayag na rin ako, ganun po. Okay, so sino, interesting, so nagkaayaan ng sparring, sabi niya, sige, kahit pabale-balento nila, nagkaayaan ng sparring. So nagkaayaan ng sparring, then when, who gave you the gloves? Sino actually, ako na rin nagsuot ng gloves kasi, okay. Pero sa gym yung gloves, di ba? Sa gym yung gloves. Opo. Ako na rin nagsuot ng gloves kasi alam ko kung pumuwera sa talaga ako, ano talaga, parang yung aftershock sa boto na talaga. Kasi pero hindi, wala pa tayo dun sa sparring. Ilagay natin sa backtrack prep pa lang. Prep tayo. So, para rin ano, para rin whoever is gonna watch and listen to this will get educated na this is the ground rules for sparring. Kailangan may communication. Kasi malaking miscommunication yung nangyari sa inyo. Yes. Tapos, at the very least. So nung nagkaayaan na ng sparring, so game ka, sige, go kart. Paano lang, Franco? Lahat ba kayo magsespar? Kayong dalawa lang ni Nick? Actually, kaming dalawa lang talaga nung araw na yun. Okay. Nung magsespar na kayo, like for several minutes prior to sparring, wala bang nagsabi kung ano yung rule set? Wala. Walang nag-explain sa inyo kung paano mangyayari yung sparring? Kasi baka naman boxing ini-expect mo. Oo. Ang ano, parang ano kasi, syempre pag champion, which is si Sir nga, alam niya kung paano mangyayari. Champion? Sino nagsabing champion? Taekwondo champion. Okay, taekwondo champion. Okay. Yeah. Si coach rin po nagsabi nun eh. Sinong coach? Sorry. Si Nick. Si Nick. Job. Ah, okay. Sabi ni Kuya Job, champion yun, kaya alam niya kung paano niya kontrolin yung mga sipa niya, mga sundo. Okay. Hindi ka daw masasaktan. Right. So, parang ganun na feedback sa akin. Parang ganun. Yung force, i-minimize lang. Parang ganun. Tama naman. You usually pull your punches, di ba? Opo. Okay, so pagating doon, so you were wearing the gloves. Walang mag-o-officiate, wala kayong referee, parang ilang walang minutes, coach, wala nagsabi yun nga, ilang minutes. Mga 2 minutes lang. 2 minutes. Okay, 2 minutes. One round lang naman yung sparring. Okay. One round, ganun. Tapos, walang referee, walang nagsabi na walang ako magre-referee. Ako magpapagitna, ako magbabantay dun sa fighters, wala. Wala. Actually, wala eh, parang wala talaga. Okay. Tapos, my next question is, ba't wala siyang suot na boxing gloves? Oo. Kala ko magsasparring kayo. Naka-handraps lang siya eh. Oo. Ang expect ko kasi, tawag nga nito, gagamitin niya yung taekwondo. Ganun. Ang form niya pala noon, nung tinanood ko rin yung video, pang Muay Thai. Yung gamit. Bro, basta a kick is a kick. Yeah. A kick is a kick. Okay lang yan. Kahit na it doesn't matter kung Muay Thai or Taekwondo yan. Yeah. Ang sipa, regardless of the martial arts. So, para rin alam mo, Benson, pag sinabi mo kasing sparring session, you both have to wear boxing gloves or any agreed upon gloves. Another good measure would be kailangan meron kayong groin cups. Meron kayong... Not complete na safety gear yan. For sparring sessions, lalo na kung Muay Thai or Taekwondo, you should be wearing shin pads. Okay. Taekwondo nga, may vest pa, di ba? Oo, Taekwondo may vest pa. Pero sabihin na natin yan, katuwaan lang naman dahil tropa sparring kayo. Para rin malam, like for example, us, MMA training, MMA sparring. So that's a lot of striking. Professional fighters na to, ah. May shin pads, may gloves, may groin cup, may mouthpiece. Okay? Oh, may mouthpiece ka ba? Yes. Nung wala time na yun, may mouthpiece ka?
Wala po. Wala. Okay. So at least ngayon nakikita mo na na next time that you want to venture into sparring, di ba? Okay. Maraming safety gear. Huwag kang papayag na sasabihin sparring tapos walang glove, hindi naka-gloves or walang groin cup or walang mouthpiece or walang shin pads kasi in as much as you want to enjoy your training and sparring is part of training, especially when you go want to reach a high level of proficiency, hindi mo pwedeng i-compromise ang safety. Yes. Okay? Huwag mo i-compromise yun. A priority kasi, ang safety. Kasi pag na-injure ka, hindi ka naman sasagutin ng sparring partner mo eh. Tapos ikaw rin naman, pag na-injure ka, hindi ka makakaspar, hindi ka makakatraining. Diba? So at least yan, more good notes for you in your future training. So punta tayo doon. So right after, right into the moment. So 2 minutes. So na, start na. Have your rule sets. So the guy's not wearing boxing gloves. Yeah. Tapos, approaching you, wala, sino nagsabi na game? Siya, ikaw, or merong isang tao na nagsabing, oh, game na? Sinabi nila kung ready na daw, touch gloves na daw, parang ganun. 2 minutes in, touch gloves, then he went for the body kick. So after the body kick, followed up by a head kick. So after the head kick hit, sige, nung kwento mo yung sinabi mo sa akin kanina, like, ano yung flow of events na nangyari? Yung ano kasi po, yung sparring talaga, parang yun na sabi ko, tingnan ko muna kung gaano kabilis yung reaction niya, kung paano siya mabilis gumalaw. Kung ibibigay yung full force ko. Pero, may expectation kasi na mas mabilis nga siya, ganun. Tapos, nung combat na, di ba, fighting stance, na-block ko yung unang, ano niya, ganun, unang sipa niya. Sa sakit, parang nanginginig rin yung kamay ko. Sabi ko, parang yari ako dito sa isip. Nung pumikit ako, ang bilis talaga pagkapikit ko, tumama na yung paa niya sa akin. Sabi ko, yari na ako dito. Saka tinamaan nun, sa bibig. Ako, parang based on the video, so tinamaan ka sa panga papunta sa ilong eh. Oo, bakit siya? Sa ilong, sir, kasi nagdugo yung ilong ko nun eh. Okay. Okay. Yeah. So tinamaan ka, napaupo ka, bumulagta ka. Anong nun? Tawag dito, anong nangyari? Natapos na ba? Yeah. Natapos na yung sparring doon after? Actually, parang sinisignal ko sila na tapos na. Kasi groggy na rin ako yun eh. Sino nagsabing tapos na? Sino nagsabing tapos na yung sparring? Ikaw o sila? O sila. Ako na po yung nagsabi. Okay. Okay. That's good. Kasi nung na-knockdown na ako, I was on my 4. Kung kumama ko na sa lupa, parang gano'n. So, nag-wave off na ako na gano'n. Kaya tinigil na rin yung sparring. Okay. Kasi, na rin yung ilong ko nun eh. Okay. Pero, did they attend to you? Parang na... Chinek ka ba man lang ba nila? Opo. Binigyan nila po ako ng bulak. Gano'n po. Okay. So, sinong unang lumapit sa'yo? Si Coach Job po. Okay. So may coach kayong kasama. Sino coach na yung ano po, yung may-ari po nung gym. Okay. Fitness owner. Okay, so at least nandun yung may-ari ng gym. Opo. Okay. So nandun si may-ari ng gym. So lumapit siya sa iyo. Anong naaalala mo ba? Like the best of your capacities and capabilities. Anong naaalala mong sinabi niya sa iyo nung lumapit siya sa iyo? Sabi niya, kung okay ka lang, parang sabihin mo sa amin kung may nararamdaman ka, ganyan. Kasi, tutulungan ka namin. Kung nahihilo ka, magpahinga ka muna dyan. Pwede kang pumunta doon sa CR, hugasan mo muna yung ilong mo, ganyan. Okay. I-offered, yung sinasabi ko na cotton kanina para mag-stop yung bleeding. Okay, sigurado, sapo yung ilong mo doon. Pero ideally, dapat nag-try man lang sila mag-apply ng any sort of first aid para sa'yo. Yeah, kung gumugoy yung ilong mo. That was my question then. So at least, so nilapitan ka, so they said put cotton on your nose and wash your face and gather yourself again. And did you feel okay though, Benson? Okay naman po ako nun kasi, kaya ako na-control yung balance ko nun. Nag-meditate rin ako. Parang sinasanay ko yung sarili ko paano pag may mabigat na combat na mangyari. Paano ko i-handle yung throw. Ganun. Kaya
kahit pa paano na-retain ko yung balance ko noon. Okay. So after that event, kailan ba nangyari tong video na to? So syempre video was posted recently, pero yung the actual incident. Recent din ba siya? Ano po siya, 3 weeks ago na po siya, kaya nga po kami nagtataka ba't lumabas yun. Okay, so 3 weeks ago. Okay, so anyway, so 3 weeks ago, ngayon pumutok siya. So pwedeng pinost yan the week after. Kasi nagkaroon ng traction, nagkaroon ng... Nothing viral kasi, naman. The virality of things naman, sometimes it takes a few days kasi syempre kailangan kumalat at pumasok during, sa algorithm ng platform. If it's 3 weeks na, Benson, nagpa-check up ka ba? Nagpa-check up ba na ba after? May naramdaman ka ba after? Oo. Kasi baka hukas siya, no, coach? Hindi. Pwede. Naramdaman ko nung kasi, alam ko yung mga body signs ko kasi medical student na ako. Niya sabi ko na rin, Dr. Franco kanina, ganyan. Alam ko kung paano i-check yung sarili ko na kunyari nagdudulo ito, alam ko kung paano i-manage. Okay. Wala namang injury, wala namang balay, ganun. Nung after nung knockdown nga, tinatanong ko yung sarili ko kung natatandaan ko ba kung anong araw ngayon, anong oras na. Okay. Yung mga kaibigan natin doon, which is, sabi ko, okay naman yung memories ko, ganyan. Wala namang concussion na nangyari. Ganyan. Okay, so after that event, so after that sparring session, so pumutok si video 2 to 3 weeks after. Parang alam ko rin, parang last week lang yan eh. Last week lang. Actually, nagulat rin ako kahapon. Kasi, tawag nga ito, nag-chat yung owner nung gym na viral daw yung ginawa ni Sir Nick. Nung chinat nila ako mga 11 na ng gabi yon. Kasi, mga 11, natutulog na ako. Nagulat lang ako, may mga nag-PM na sa akin kung okay lang ba ako. Ganun po. Okay, so hindi mo pa alam na viral na yung video o may idea ka na? Alam mo na viral na yung... Dabong idea. Basta pagkagising ko po nun, ang dami na pong nasa inbox. Sabi ko, ang dami na nasa inbox. Ay, teka lang. Sorry. Backtrack tayo ng sobra. So, are you working or are you a student? Yeah, bro. Sabi mo, med student ka? Yeah. Ano? Pero may part-time work rin po. Okay. Ka? Opo. Okay, so you're hindi ka pa graduate. So you're actually a student and you're hindi working. Fourth year pa lang po ako. Pare, that's pare, saludo ako sa mga ganyan, yung mga working student. You are doing a great job. Okay, so you're a working student. Absolutely. You're doing your best to survive amidst this pandemic, tapos you still find time to go to the gym and exercise. Okay, that's highly commendable, bro. Yes. So, okay. So, naging viral si video ngayon. Kailan mo siya nakita? Yung video. Kailan ka naging aware? Kailan ka naging aware na viral na siya? Na nakita mo personally yung video? Kahapon lang. Okay. Last week pa yung video. Kahapon mo lang nakita. Anong na-feel mo ngayon nung nakita mo yung video? Kasi, sa lahat ng nakita, iba talaga yung dating ng video. I would feel betrayed kasi. Yeah. Kasi parang I'm sorry for the term, pero parang pinagplanuhan ka dun based on the video. Para sa akin, parang wala lang naman yun. Kasi sinabi ko rin sa sarili ko, marami pa akong pagdadanasin na ganun pag nag-training ako sa ibang bansa. Kasi actually, I was saving for training sa ibang bansa. Sabi ko, baka pa nga yung mangyaring ganyan sa ibang bansa. Siyempre, mga training, di ba? Even na mangyayari talaga yun in some other timelines. Parang ganun. Okay, so nung naging viral, people were asking questions if you're okay. And then, so during this whole virality, and parang tama si JC, yung timeline, parang last week nga siya naging viral and then all of these things happened. So people were asking you, did the gym management, anybody from the gym, and then did Nick reach out to you? Parang kinausap ka ba ni Jim, kinausap ka ba ni Nick? Opo, pinag-usapan ko ni Coach Job doon kung alam ko daw ba yung nangyari, na kung aware daw ba ako na viral si Sir, na ganun yung nangyari. Tapos yung mga ibang gym members, nag-chat pa rin kung okay lang daw ba ako, pati mga kaklase ko, nag-chat pa rin. Ganun. Okay. Ganun po. Pero yung nung tinanong lang kung okay ka, wala lang ibang tinanong sa'yo na, uy, baka kasi syempre viral to, so lahat ng tao may kanyang opinion. Tapos,
sigurado, ano yan? Kasi face value ng video, ano yan, tama si JC. And yeah. And ako, nung nag-usap din, ako, I reached out to Ben. Kasi nga nung nakita ko yung video, I was working. So nakita ko lang yung video, may nasipa. Medyo okay. Sabi ko, naku, may nasipan tao. Pero, and then I had to cover Jerry Peñalosa promotions event. Then afterwards, I was able to watch the full video, and then I was able to read the comments of the people who were who were tagging me. And then, so my initial comment was, ano yung context ng video? Ano yung because it was still pretty short, diba? Yeah, it was a pretty short video. So syempre, and I truly understand the comments that came after my statement. Kasi ang ano ko kasi, Benson, sinabi ko, nag-comment ako, it's still on Facebook. I didn't remove it. Mm-hmm. Sabi ko, I was asking for the context of the video. Sabi ko, hindi naman pwede nakita-kita lang sa isang lugar yan tapos may sinipa sa mukha. Yeah, definitely may lead-up yan. So hindi ko, ako naman kasi, I've learned through the years never to judge anybody or anything until I know three sides of the story. So it's your version, it's his version, and it's the truth. So at least ngayon, we're getting a better ano? We're getting a better dimension of what's happening. So at least ayan, magkakilala pala kayo. Ayan. So after this whole virality shit thing happened, did Nick or the owner of the gym reach out to you? Kinausap ka ba nila na parang, uy, baka maya-maya problema to. Gagayan. Ito na lang gawin natin kwento. Ito na lang sabihin natin kwento. Actually, sila yung first priority ko noon, yung ang daming nasa inbox. Sabi ko, ba't nag-chat sila, coach? Ba't nag-chat si Sir? Bang, ganun. Nung binuksan ko, yung nga, sinabi nila na viral si Sir, parang ganun, dapat maayos daw namin yun. Kasi, yung image nung gym, masisira. Baka wala na pinigning, di ba? Pati yung sa Ilorde, di ba? Ganun. Oo, nadama yung Ilorde. Oo, naglabas pa sila ng statement. Oo, ganun. Okay, so, meron ka bang sinuggest na gagawin nyo or meron ba silang sinuggest na gagawin nyo to clear everything out? Actually, nung kahapon, pinag-uusapan namin ni Sir Nick na kami muna mag-usap. We're going to plan things out para mas maayos yung situation kasi the more people get involved, mas lalong gugulo kasi. Tama naman. Suggested, we make an statement stating that na walang bullying na nangyari, walang sabilitan, willingly sa sparring. Ganon. Actually, ganon yung ginawa namin kanina. Kaya kami nag-usap ulit. Nagkita kami nun eh. Ganon. Ayun, so, ang ano bro ah, I'm gonna tell, I mean, for the purposes of this episode and to provide, I mean, so far, what you've been hearing, ladies and gentlemen, whoever's gonna watch and listen to this, let us know what you think on the comment section. And I hope this clears things out. Pero I'm gonna say the same thing that I had when I had a conversation with Benson kanina. Sinabi ko kay Benson, bro, hindi tama yung nangyari sa'yo. Yes. Pangalawa, para sa akin, I mean, syempre si Benson, you'll have your own opinion. That's fine. Yeah. Okay, I have nothing against you. Pero sinabi ko kay Benson kanina, hindi mo kaibigan yung mga yan. Yeah. Okay? Sinetap kanyang mga yan. Kasi pare, because the way you look at the video. If you look at the video, bro, so niyaya ka ng, ako nagsasabi sa'yo, ah, sige, ako, it's fine, bro, okay? Kahit ano, okay lang, okay tayo. Wala akong, kasi ang gusto ko lang, para rin meron kang ibang input. The mere fact na kasi I told Benson din kanina, this is coming from a martial arts coach. I've been teaching martial arts for more than 15 years. Yeah, exactly. My coach is Alvin Aguilar. I am from DefTac. There's no, I haven't seen any other tough coach the way he is. Pero he never hurted any of us. As in wala, bro. We are known to have very tough trainings. Yes. I have trained with the national team of wrestling, with the Muay Thai guys. Walang ganong culture na nangingibabaw. That type of sparring will not teach you how to be tough. Yes. Just injure you. Yeah. It will just hurt you. Anything, okay? Actually. It will just hurt you. Okay? Yes. So I was coached by Richard Lasprilla, by Pichon Garcia. I have trained and been coached by
so many really good coaches. As in, I have fought locally and internationally. I have trained with international athletes. Wala akong nakitang ganyang culture sa gym nila. Kaya kung wala pang nagsasabi... Kaya sabi ko kay Benson kanina, kung wala pang nagsasabi sa'yo, ako na nagsasabi sa'yo, hindi yan normal behavior ng gym. Yes. So, and itong mga kasama natin dito, Benson, si Carl tsaka si JC, mga martial artists din yung mga yan. And I know their teams, I know their gyms and their gym cultures and their coaches. They're not like that eh. Yes. So, kita mo yung conviction ni JC kaya nung sinabi niya sinetup ka. Kasi ako feeling ko rin sinetup ka talaga eh. Do you feel set up though? Oh, ikaw, Benson. Sige, that's a very good question. Yung pagkaka-interpret ko po, gamit yung psychology. Kasi kahit di ba... Medical student ka, No. Parang hindi naman kasi set up. Parang ano lang talaga, parang normal na lang. Parang tama lang naman yung actions nila. Sabi ko parang hindi naman set up yung nangyari. Nung ano, nandun na ako, nung naglalakad ako, parang kalmado lang naman sila eh. Parang ganun. Sabi ko, hindi set up to. Kasi kilala nila ako eh, na mabait ako sa kanila, ganyan. Ganun. Tsaka ano ah, medyo slight, may slight irita ako dun sa hype man nyo ah. Hindi ko maintindihan ba't niya kailangan gawin yun eh. Hindi ko alam kung bakit siya naglulundag at sumisigaw. Hindi, kalimutan ko na ako ano yung sinisigaw niya eh. Pero so, sinisigaw siya dun eh. By the way, as of this recording pala, the video yung nag-viral has been taken down already. Pero may isa pang copy for another page na nandun pa rin. Na makikita pa rin syempre ng mga tao kung ano nangyari sa video. Based kahit hanggang ngayon tingnan mo ulit yung video. I mean, I'm sure that's your opinion as a medical student. That's based on what you know, based on psychology and stuff, pero pag pinakita mo siya sa ordinaryong tao, pag pinakita mo, sa amin nga na martial artist, nakita namin, mukhang sinetop to eh. Nakaka-shock siya. I mean, tama. Let me just double down on what Coach Franco said. Kasi ako, matagal na ako sa, as a fight analyst eh. And I've seen so many sparring sessions, tsaka mga training, mostly internationally. And yung specialty ko kasi, Benson, yung tinatawag nilang Lethwei, which is bare knuckle boxing ng Burmese. Tsaka may legal headbutts doon, bro. Kahit sila, hindi sila nag-headbutt sa gym. Yeah. Kahit ginagawa nila yun sa away. So what more yung sisipain kanila sa mukha? Total medical student ka. The only reason why they don't do that is bababa yung safety and therefore yung worth mo as a fighter, bababa din. Longevity as a fighter, bababa. Kasi yung health mo, hindi yan nare-replenish eh. If you get kicked in the head, you will eventually end up like Ali na may Parkinson's. Or Freddie Roach. Or Freddie Roach. Yung nakikita mo naman siguro sila yung nanginginig, di ba? Oh, they can't, ano, that is the result of so much concussion over the years. And One reason why, kunyari si Coach Franco, matagal na yan nag-referee. One reason why dumadive si Coach Franco sa mga nag-ground and pound ay dahil concerned siya sa mga nerve endings ng mga tao. Because those don't replenish. And you know very well that yung mga neurons, they don't replenish that easily. Diba? So at least ikaw, you just take your time to just digest everything. Basta at least ngayon you have proper guidelines on like next time you go ahead into a sparring session. And I'm telling you right now, yes, that is true. Tama yung sinabi mo kanina na you will marami ka pang kakainin ng glass. You will face harder trainers. Pero training ah. Training. Educational training. Sa sparring naman, when people ask me about sparring, I always tell them, it's good to spar to assess yourself when it comes to the level of proficiency. Yeah. So kung diyan, gusto mo i-test, kung gusto mo i-testing, kung ano yung ano mo, nasang level ka na. Walang masama doon. Ang gawin mo ngayon next time na gusto mo mag-spar is ayahin mo yung kaibigan mo talaga. As in, it's either kaibigan mo or yung coach mismo. Kasi sila kung talagang magaling sila na coach or mahusay or marunong talaga sila, sasabihin nila, okay, sige, spar tayo. Pero, ano lang,
light lang, mag-mouthpiece ka, mag-groin cup ka, mag-gloves tayo pareho, hindi yung siya lang ang... Kasi ito yun, bro, the mere fact na hindi siya nag-gloves, naka-hand wrap lang siya, he did not have... He had every intention to kick you. I'm hurting you, man. Yeah. Yung sipa niya was not anywhere near light kicks. Exactly. Actually, Coach Franco, chinamber pa niya pataas before he kicked Benson. Oh, sabi ko. It was hanging for a second. Like, ano yan eh? Yung sipa niya na yun was a push kick sa Muay Thai. And then, nung sinabi nga na na-block mo, bigla ka pa niyang binigyan ng round down. Yeah, it's good though. Yung unang sipa nga lang, nung nakita niyang tumupi yung katawan mo, dapat tumigil na siya doon. Oh, pero ang ginawa niya, fumalo up siya sa muka. So, ibig sabihin, alam niya kung ano yung ginagawa niya. He set it up, man. Yes. Oh. Yeah, one to the body, one to the head. He had every intention of kicking you in the face, bro. So, I hope you don't spar with these people again. It's what we're trying to say, yun bro. Din. Yun din. Kaya rin gusto ko namin makausap para sabihin talaga sa'yo, huwag kang mag-spar sa mga taong ganun, ha? Kasi concerned talaga kami not only for people na who would like to continue with the martial arts, but I've also started na pero nadidismaya dahil may ganyan. Yeah. Ang masaklap kasi doon, nung napanood ko yung video, una sa lahat, nakita ko na... Well, at least for my interpretation, syempre si Benson may sarili din siyang ano. It was one guy who had a wealth who knew what he was doing. Hindi naman wealth of knowledge eh. Wala siyang maturity. Yeah. He's pretty trained though. He knew what he was doing and he did it to someone who didn't less know trained. Anything. Yeah. So ikaw yung nasa receiving end nung nangyari. Tapos yun pa parang may nag-leak na video. So, I mean, this if no one's telling. Telling you, if no one's telling you, Benson, tulad din na nagkwentuhan tayo kanina, Benson, sasabi ko, kung wala pa nagsasabi sa'yo, kami na nagsasabi sa'yo, yung video na yun, hindi para sa inyo yun. Exactly. Para lang sa kanila yun. Yeah. Because videos don't get accidentally leaked. Videos don't get accidentally leaked. Walang nagsasabi na, kasi may galit sa akin, kaya gusto nila akong sirahan. Kaya, tsaka sinabi ko rin kay Benson kanina, nung lumabas yung video na yan and I was kept tagging. Lagi akong tinatag si JC Tinag. Ala kasi boxing. Biglang laging may hashtag sumbong mo sa hashtag Tito sa Fighting. So I was like, "Oh my god." So mayami yun, next tag Rafi Tulpo. So like what's up, Benson? I hope you're not discouraged. Basta huwag kang ma-discourage, okay? Maraming matitinong gym dyan. Ang dami. Okay. And I hope that as you continue to train, like, if you train with Coach Franco, definitely manonotice mo yung standard na ganito yung safety, ito yung educational. Yeah, that's good. Speaking of what Carl said, sige, Benson, when everything opens, let's go to the gym. I'll train with you. Okay? Nako, nainggit ako kay Benson. Field trip tayo. Train trip natin. Tayo. Punta si, sama sa atin si Benson. Mag-training tayo lahat. Okay. Oh, Benson, if you wanna go to a fighter's training, I will... Yan, yung dekalidad. I will give you access to a fighter's camp training. Okay? As in, hindi siya customer training. As in, fighter's training. I'll give you access to that. You'll train with us. Di ba? Because if you don't know yet, si Coach Franco has trained champions. Okay? Yeah. So, let's do that. Okay? Let's go do that. Para at least you, para ma-assess mo ngayon, para kung saan ka mag-training later on or kung mag-training ka sa ibang bansa, makikita mo na parang, okay, ito pala. Yeah, am I learning ngayon, di ba? Or ginugulpi lang ba ako? Kasi may mga gym na gano'n talaga. Gusto ko lang gulpihin. Gusto lang nila mag-training. Na gym sa akin na dito lang daw ako sa kanina mag-training. Parang gano'n. Yung una, sinabi ko kay Sir Franco, yung sa ano sa Ronin Jiu-Jitsu. Oh, Ronin Jiu-Jitsu. That's legit, under Professor Jimenez. That's a very good team. Dalawang gym pa, Moonwalk, dyan sa Badger MMA gym. Okay. Okay. Badger mga gym. Good gyms yan. Di ba? Tapos, nung kanina, sabi ni Sir Nick, pati yung Elorde, ano daw, ite-train rin nila ako ng libre. Ano, which, ano, the phase open ups to new opportunities. Kasi kami dati ko lang rin mag-aral lang ganun. Pero ito na nga yung timeline na yun, parang binigay na rin na siguro ito na yung timeline na yun na makapag-aral na ako. Parang ganun. Nag-iipon talaga ako for my training talaga. Ganun po.
Okay. At least ayan. So I don't think Elorde wants to talk to him after what he did. Oh, naglabas sila ng statement. If I were Elorde, I want to know how to talk to him. Ano sige. Yung ano, kausap ko si Nick kanina. Okay. Interpret yung kilos na he was saying the truth. Pinapasamon siya sa ano sa Thursday. Okay. Pinapasamon siya na isama daw niya ako to talk things over. Tapos sabi niya parang ano yan, papagalitan yata siya for what he have done. Natanggap naman niya na pali yung ginawa niya. Sabi niya ano, parang siguro ganun na yung kapatapang ko, kailangan ko pag-usahan ko. Actually naawa nga ako sa kanya eh. Kasi parang ang daming death threats na nag-me-meet niya, ganyan, pati sa girlfriend niya. Ano, actually, iyak nga nang iyak yung girlfriend nun nung tumawag sa akin nung umaga, yesterday. Sinasabi na hindi daw sila makalabas ng bahay. Kasi si Sir Nick, nasa trabaho siya nun, nasa ano, siyempre flight attendant na, di ba? Sabi sa girlfriend niya na mag-ingat yung boyfriend niya kasi baka may makakilala, ganyan. Tapos ano, I advise them na to stay inside the house muna. We're going to let the situation cool down. Parang ganyan. Actually, kasi, at least with what you're saying right now, medyo naka-clarify na rin ngayon. So hopefully when this airs out, it clears out the air. Tapos nakikita ngayon ng tao na may context na ngayon na magkakilala pala talaga. Magkaibigan naman kayo kahit pa paano. Na it was an unfortunate accident na merong miscommunication na nangyari. Na, di ba? So dahil at least malinaw na ngayon sa kwento ni Benson, na sa narrative ni Benson at galing na rin mismo kay Benson na hindi naman siya talaga... He doesn't feel victimized, di ba? He doesn't feel victimized. Feeling ko yun eh. Pag sinabi mo na feeling mo naman hindi ka sineta, feeling mo naman hindi ka biktima dito, then it's important. Definitely, yun ang importante doon. Na-clear ngayon yung air. Kasi totoo yan eh. I think Coach Benson has a really good heart as well. Ah. Yes. Oo nga, bait mo eh. Kausap mo nga sa kanya, sabi ko, anong bait ito taong to? And we commend you, Benson. We have different feelings, but you have a very good heart, man. That's a very rare thing, Benson. Wag mawala yung ganyan mong ugali na... Pag natuto ka na talaga. Diba? Kasi minsan, alam mo. Kasi tama yan. Tamang ugali yan. Tamang approach sa buhay yan. Okay. Yeah. And in martial arts, it will take you far. Yes. Oh, yan yung ugali na mag move. It's the martial arts way. Oh, that's the martial arts way. The way. That will help you progress. Okay, that will, that's the attitude that will help you progress. And it's also good na something one bad thing that happened to you led to several other opportunities. So at least yan, you have other gyms offering their services to you, di ba? So at least it's a good way. It's the very definition of jiu-jitsu, coach, na. Oh, so at least now you're gonna learn from high level coaches, and hopefully this will be a lesson to Nick Primavera for making better decisions. Yeah, and I think those kinds of people they need this kind of ano din, di ba? Lesson. I think it's a lesson for everyone. For everyone who... This is Nick Primavera, the Titos of Fighting Combat Sports Weekly is also open for you. Yes, we would love to talk to you. Okay? Kasi like what I said in that comment section, sabi ko, kailangan malaman muna natin. As in, maraming naasar sa akin. Ha? Sabi nila na parang, the video is so obvious na ikaw coach ka, dapat alam mo yan. As in, the video is so short. As in, that was my point. Yung sinabi ni Carl, I did not jump into conclusions because I did not want to jump into conclusions. Mm-mm. My immediate reaction was, of course, kami rin, nung nag-usap-usap kami tatlo, sinabi nga namin ang concern namin, ikaw, Benson, na parang hopefully this will not in any way, shape, or form discourage you from continuing martial arts learning. And thank you so much for telling your story kasi ngayon, nalinawan na tayo and it's gonna help other people din naman na pag merong ganitong pangyayari, okay? Pag merong ganitong pangyayari, nadadaan siya sa maayos na usapan. Mm-hmm. Yeah. Diba? Na naging, there will be, it's not just us, there are other channels there na pwede nyong puntahan para ma-air out yung story nyo. Yes. Tsaka ito, hindi natin to i-edit, di natin to, no, para walang, just for context, I hope you guys don't think we've been leading si Benson or this is unfiltered, hindi po i-edit ni Coach Franco.
Ako ang inano ko lang, kinausap ko lang si Benson. I was so thankful that Benson answered my message. Nag-message ako kasi may nag-send sa akin. Ito yung taong sinipa. So I was like, okay. Mm-hmm. So I checked on Facebook. Buti naman, Benson, thank you so much for answering my message. Mm-hmm. Tapos, ano lang din, sinabi ko rin kay Benson kanina, bukod doon sa pinagkwentuhan natin dito, naging concern ko lang din kagad na mag-reach out sa kanya kasi four other people who messaged me who experienced the same thing. Oh, so lumabas na yung As in, so ito na yung me too natin, bro. Oh. Medyo naging me too siya. Me kick na. Laugh trip nga eh. May fake account na nga na lumabas. Aware ba si Nick na may fake account na lumabas? Pag nag-usap kayo ni Nick, sabi mo, maraming fake account na lumabas. Sinabi ko rin yung kanina, nung nasa sasakyan kami, parang may fake account na kumakalat na ganyan. Tinanong ko siya, na ito ba yung nag-post nung gano'n na kasi ang pagkakaalala ko may post ko na parang salita lang ang nasabi doon, tinuturuan ko lang yung bata mga mahihinang nila lang. Sabi ko hindi naman ganito ugali. Mga mahihinang nila lang. Okay. Sabi ko sa sarili ko hindi naman gantong ugali ni Sir Nick, nakausap ko na to, maayos to upot ko. Okay. After so fake account. Yun yung lagi akong kinakamusta from actually nakukulitan na ako noon eh, sabi okay ka lang ba ay mga ganun, nakukulitan na ako, sabi ko okay. Which, so parang mabait talaga si Sir ganun. Alright. Okay. Kasi ito itong part na to, pag di ka komportable Benson, pwede kong i-edit out to. So may message sa akin. Okay? Uh-oh. Parang nandun din ata siya sa gym nung time na yun. Sabi niya, yung bata, so ikaw yun, gusto na ng sparring kasi gusto matuto. Akala niya, friendly sparring lang pero binanatan siya talaga. Pinatulan siya sa harap ng mga tagahanga nung coach. So, ang purpose nung sparring is para magpasikat yung coach. Pinalabas lang nila na, tapos pinalabas daw nung mga coaches sa mga tao daw dun sa paligid na makulit ka raw kasi. Nagpapa-anonymous daw ba? Or can we... Iba yung dating niya. Hindi pwedeng banggitin niya ba. Pero ito, alaga lang. Yun yung message. Okay. Ayan ah. Mahaba. Mahaba. So, novela. Ano, kasi makulit ka raw tsaka pasaway ka. Yun daw yung sabi nila. Hindi, yun nga. Pero yun daw yung... Siyempre, ikaw. Yun yung sinasabi niya. Ito, kausap kita ngayon. Mukha namang hindi ka pasaway eh. Pero yun nga, yun daw yung sinasabi ng mga taga-gym. Kaya raw nila ginawa yun. Merong isang tao doon. Tapos, tinanong ko, so sinabi ko ngayon, paano mo alam to? Sabi niya, nag-workout ako doon sa gym na yun. Tapos, nag-workout po ako doon before. Binuli rin nila ako. Oh! This guy who messaged you. Mm. Okay. Same guy ba ang umanasa niya? Or... yung guy, same guy, yung Nico Primavera. Kaya nga tinanong kita kanina kung first time niya ginawa to eh. So may kasi, siya, may pattern siya if ever. Kasi ito may Tapos ito raw, after that incident, meron daw dumalaw daw doon ng mga MMA fighter. Nahanap ko siya. Sabi rin po. Katatlo daw po yun. Parang, kasi pare, yung nangyari sa'yo kasi bro, Benson, yung nangyari sa'yo, it's not just a reflection of the gym. Yes. It's a reflection of the community. Mm-hmm. The martial arts, the jiu-jitsu, the MMA, the martial arts community of the Philippines is a very small community. Yes. People know each very other. Protective sila very protective sa community. Yeah. Kaya rin, kaya ako, hindi lang kami puro daldal dito. I'm telling you right now na there are concerned parties that marami. Feel that that was wrong. Yeah. Okay, so they went to that gym. Ayun, meron niya sa dito. Ayun, explain natin why, Franco. It's mostly kasi, because we work so hard to dissuade people that it's just violence. Oo. It's not brutal, it's not violence. Oo, eh. And then here comes this dude. Exactly. Bro, we've been in this industry for more than 20 years siguro. So, we'll do 15 great things. One bad thing happens. Yeah, we'll do 18 successful events. We will do countless self-defense seminars for free. It only takes one fucker and one stupid video to jeopardize all of that plan. Mm-hmm. Oh, like, look, all along, tama kami, mga brutal sila, mga violent lang sila, ganyan. Ganyan so, sasabihin. Yung hindi yung pagpunta na ganon, yung pinuntahan sa gym, hindi yun para manindak or they feel personally aggrieved. They feel
they feel insulted. Mm. Na parang ito yung ginagawa namin para i-uplift yung community, tapos meron kayong tao dito na ginawa yon. So at least para lang din alam mo, Benson, okay? Oo. Para lang din alam mo na it's not just our opinion. Para lang din makita mo na there are other people who are genuinely concerned for you. Na may kasi may stake sila eh. Sa mangyayari. May ano, may hindi lang hindi yung the concern of the community is hindi para lang magalit doon sa sumipa sa iyo, pero mas maraming may concern sa iyo mismo. Yes. Okay? Mas maraming may concern sa iyo, Benson, kasi hindi lang 'yun nasaktan ka eh. Nakakapag-alala na baka maya-maya magbago yung tingin mo sa learning, 'di ba? Sa ano, 'yun ang pinaka na parang sana hindi ka naman hindi ka ma-discourage. Mm. Yes. Or good now na you're telling us na you're not gonna be discouraged to ano. Yes. Or sometimes kasi yung mga ganyang experiences nagiging traumatic enough na to the point na kapag natuto na pinababalik sa beginner yung sinabi ni JC na since they were bullied in the gym, once they got better, sila naman yung gym bully. Yeah. May nangyayaring ganun din eh. So at least hopefully hindi siya maging masamang experience for you na yun, ma-discourage ka or later on, di ba, ikaw naman yung pumalit dun sa taong yun. Again, Combat Sports Weekly would like to thank you, Benson, for we really appreciate thank you for airing out your side. Coming over. And of course, to Nick Primavera, if, sabi mo rin kay Nick, if he wants to be here, okay, if he wants to we're open. We're very open for just get in touch. Story. Yeah. Pero definitely the way you narrated the story, it's gonna help ease the situation. Mm. Yes. Actually, ano, sinabihan ko na rin siya about dun sa mga TV reporters na nag-message sa akin na kung pwede siyang isama. Sabi niya, ano, natatakot daw kasi siya para sa sarili niya at yung father. That's true. That's understandable legit, kasi nga sa nangyari sa video. Tama si JC. Legit concern naman. Oo. Sabi ko sa kanya, pre, ano, may mga nag-chat nga sa akin, ganito. Sabi ko, okay lang ba sa'yo kung sumama ka? Para maklarify natin sa pub. Para hindi na natin kaya-kain yung mga comments ko. Reply na natin. Oo, wag yun na lang. Wag na mag-reply doon sa comments, di ba? Magugulo lalo eh. Hindi kayo obligado mag-reply. Hindi kayo obligado mag-reply, okay? Hindi kayo obligado mag-reply. Para isang bansa ka na lang. Yan. Tama yan. Para isang pagsalan lang. Sabi niya, ano, wag mo munang kagatin. Wag ko muna daw kagatin yung interview. Pero sinabi ko rin dun sa GF niya na tinanggap ko yung interview for tomorrow. Sa ano yun? Ang title ng show ay Kamao sa TV. Okay. Saan yung may area yan? Sa? Kamao sa TV. Yung pangalan ko yung ano, ng newscasting show ko. Saan yung may area yan, Benson? Saan ano? Saan channel? Actually, sa radio po siya eh. Radio siya. Okay, radio show. Okay. Ngayon ko lang narinig, Franco. Ano yan? Mag-ano ka? Papainterview ata siya. Kanila, ganun. Interview rin po sa Zoom meeting rin po. Okay. Okay. Not least yan. Sorry, nauna po kami. Yeah, and thank you so much, Benson. Oo. Yeah, legit nag... If gusto ni Nick na mag-air ng side niya dito sa show, kasi we'll be glad to help him out. Touch, Para ma-clear din yung name niya, if you know. Kasi ako nung nakita ko yung bad video, intentions. I did not, sabi ko, ang inisip ko lang agad, na bad trip naman to, parang sasama na naman yung image ng martial arts niya. Everybody. So then I had to do work, and then afterwards, yun na, nakita ko nga, daming nag-comment sa akin kasi sinabi ko, gusto ko muna malaman ko anong context ng story. Diba? So at least, tama tayo, diba? Tama nga. Na hindi siya, I mean, kung if not for you, Benson, gotten the whole story. Hindi natin malalaman yung buong story, walang magkakaroon ng opportunity para ano, tawag ito, hindi magkakaroon ng opportunity para magkaroon ng clarification yung story na to. Mas gugulo, 'di ba? Mas gugulo. Yeah, before we let you go, Benson, meron ka bang message dun sa mga hindi mo masagot or anything that you'd like to say dun sa mga nag-iisip na victimize ka? Just say everything. Lang sabihin sa ano, sa mga tao na nakapanood din sa video. Huwag niyo lang ano, atakayin yung dalawang tao na pati yung GF niya. Huwag niyo lang balikan. Kasi kilala ko sila eh. From the way they speak, they really felt sorry.
Naawa na nga ako sa kanila eh. Kasi parang ayun na, yung buhay nila nakasalalay sa akin. From what I will say in this interview. Hindi naman nila ako tinakot eh, pati yung mga doon sa gym. Mamatay ako ngayon, walang pananakot na nangyari sa akin. Bumagsak man ako sa subjects ko ngayon, walang pananakot. Sinasabi ko yung totoong nangyari talaga. Ganun. So ang gusto ko lang sabihin, wag na nila i-bash yung tao kasi parang magiging trauma sa dalawang tao na yun na parang every time na lumalabas sila sa bahay, feeling nila yung isang paa nila nasa hukay. Ayun lang naman yung gusto kong sabihin. Ganun lang po. And next time you hold sparring sessions, make sure you do everything safely. Okay, so yes. Safely, yes. Both gloves, groin cups, headgear, kung meron, mouthpiece, tsaka shin pads. Okay? So, sana Benson, po nakabubble din sila. Nakabubble din kayo, okay? Benson, from the bottom of my heart, thank you so much for doing this. The titos of fighting, thank you. Mm-hmm. Thank you to Carl and JC for their questions and to help clarify the air. Okay? Mm-hmm. Kailangan ayusin natin to. Walang problema na hindi maayos ang magandang usapan. Yes. And again, everything, totoo yung sinabi ni Benson, naka-hinge sa lahat na sasabihin niya ngayon kung ano, yes. Kung anong magiging kahinatnan. Tsaka guys, Nick is in the limelight right now. Wag na lang nating idama yung pamilya niya, yung girlfriend niya, yung like, diba? It's medyo line that you should not cross na yun. Medyo matindi na yan, guys. Labas na yan sa ano. Wag naman tayo masyadong keyboard warriors. Yung problema sa social media, ang daming keyboard warriors, wala namang dadaldal. Wala namang i-contribute na maganda yung mga 'di ba? Benson, wala ka nang ibang gusto pang sabihin? Do you want thank you for your time late for helping you out in this entire ordeal? Actually, yun na po lahat yung sinabi ko. Okay. Sige. Benson, thank you so much. Thank you so much. Benson, for doing this. Bye-bye. Hey, we appreciate you. We appreciate what you did. Sige, bye-bye. And that was Benson Aguirre. Thank you so much, Benson, once again for allowing us the opportunity to air out your side of the story. What do you guys think? Super appreciate it, Benson. Yeah. And what do you think are the... I said my piece. What do you think are the other lessons that we should learn from this entire viral thing? Let's start with you, Carl. Okay. So for me, at the very least, we cleared the air in terms of ano ba yung relation. And since the video is very short, we got the insight of the person who was actually, for me, he was injured because he got kicked in the head. Yes. There are things that sa community natin are self-policing. And one of them is these things, parang on the level of bullshido. Ito na yung isang paligo lang yung lamang ng bullshido sa ganitong concerns because it really concerns everybody. The safety... and encouragement, the safety of newbies, not only for the untrained but 100%. The semi-trained is paramount. And then yung secondary to that is yung encouragement sana nila, it something like this, although Benson did say na he would go forward with training, yung parang we don't want them discouraged kasi kukunti na lang nga tayo, parang nababawasan pa yung mga pumapasok because yung barrier to entry is again, you know, we train violence, guys. Mm-hmm. And we as much as we dress it up, it is still violence. It's just like nudity. Everybody can say that it's art or whatever, but it's still so hard to defend because it's nudity. It's the same thing with our sport. This is the thing we love. There are levels to it, but at the end of the day, people will only see the violence from outside if they have not experienced it. So it's great that we talked to Benson and that he cleared his feelings, his insight. And most of all, yung kanyang, in retrospect, ano ba yung nangyari sa akin? Parang we led him to ask questions about not only his experience, but his feelings about it. Because I don't want these kinds of people to... 5-6 years down the road, naisip nila, shit, kailangan ko palang therapy kasi na-trauma ako doon. Ngayon ko lang realize. So for me, it was a very important episode to show some people who would like to train pa, who would like to enter, na hindi po ito barrier to entry. We not only are concerned for the trainer
who might not know what the hell he is doing. Yeah. But for definitely the victim, I don't want to call Benson the victim. Let's just say for people like Benson, yeah, who are going into this new and experience something that might be traumatic, we are here for you. Mm-hmm. Kami pong personally, the Titos of Fighting are here for you. Yes. It's really good na nakausap natin. Tama, si Carl. Tama kayong dalawa. It's really good na nakausap natin si Benson to hear his side. Although, nagulat talaga ako sa how he handled the situation. He's such a nice guy, bro. Yeah. I mean, Ang bait niya. Wow. Personally, kung ako yon, the first thing I will think of is makagante. Yes. Yep. Yes, same. Kasi ipahaka sa mukha, ego, hindi lang yung physical yung masasapul sa yung ego mo sapul dun eh. Pero, the first thing he thought of is just the safety of the people involved. Yeah, lalo na yung sumipa sa kanya. I couldn't agree more. Diba? Grabe yun. Grabe yun. I guess we're very damaged people, Tito. Sa. Yeah. I mean, hindi ko, I guess at a certain extent, it's admirable, pero may ibang tao na mag-iisip ng iba about that. Yes. Kasi, yung technically, your tormentor, yung tao, tormentor mo yung tao na yun, tapos kawawa naman siya, ganito, ganyan. I mean, props to him. Ang bait niya sobra. Talaga. Ang bait niya. That was very surprising, my God. Yeah. Parang plot twist nga yun eh, of the story. Turn the other cheek, bro. Yeah. Yun ang turn the other cheek. Turn talaga, the other cheek. Diba? And dito rin makikita natin, well, may lessons din naman talaga dito about gym safety and the fact that this is not something that newbies do. And this is not something that newbies are supposed to be experiencing. You're not supposed to let 100%. Them spar. just like a Benson. I'm sure maraming tao dyan who try to train by themselves bago pumasok sa isang gym thinking na yung okay YouTube, na yung books, pwede nang matutunan. Siguro nung unang panahon, pwede yan. Pero ngayon, there are too many gyms, there are too many ways to learn na yung books or yung YouTube videos, medyo hindi na siya advisable. Yeah, so, to people like Benson, if you really want to learn, please go to a gym. And don't spar nang wala ka pa talagang go, kahit if you really want mitts, to learn, go to Coach Franco's gym. Yes. I echo my fellow Titos of Fighting for saying those things, and I agree with them. It's a very unfortunate thing to happen. I do not wish that on anybody. Ako ang inisip ko lang kagad was This is bad for him. Yeah. This is also bad for the community. Yeah. Yes. This is not who we are. Mm-hmm. Yeah. This is not a reflection of actual gym training, actual martial arts training. It's not. Hindi talaga. And what's surprising is tama yung sinabi ni JC and ni Carl na ang immediate concern pa nga niya yung welfare nung yung other person nung gumawa nun sa kanya. So it's a display of amazing, it's honorable, amazing human traits. He's very forgiving, he's a great he's very person understand- man. He's very understanding, highly commendable, and I hope na magtuloy-tuloy yung ganung ugali niya kasi whether he applies it to life. And to what really touched me also was his willingness to learn. Yes. Na sinabi niya pa na nag-iipon talaga ako para makapag-training. Yun, medyo nakarelate ako doon kasi when I was starting my martial arts journey and I was training, I was doing the same thing. I would save money to train. For the tuition. In all the access that I had through the years, hindi ako nanghingi ng sponsor, hindi ako nanghingi ng I knew that I had to help myself. Mm-hmm. And kung gusto kong mag-aral ng martial arts, kung gusto kong matuto ng lahat ng natutunan ko ngayon, I had to work hard for it. So, lahat ng pwede pagtitipid, lahat ng pwede kong pag-ipunan, tinipid at inipon ko para meron akong pang-enroll. Mm-hmm. So,
Kaya rin siguro sabi ko, you wanna go to training, go train with me. Okay, go train with us. I'll give you access to, merong mga taong ganun. I also know of other people who have the same journey and those are the people na talagang gagaling, na talagang, kasi pinaghirapan nila eh. Yeah. Diba? Hindi binigay sa kanila. And they value it because as a result, diba? Yep, that's true. Kaya ako rin nabanggit kanina sa kanya. Kaya rin ako medyo natakot na baka mamaya, pag natuto na talaga siya, bumawi siya. That's actually a good point. Tama. Ano eh, I mean, very good, JC. Before, meron, na-experience ko rin siya. Nagsisimula ako, parang, sabi ko, matututo ko nito, pero siguro pag gumaling na ako baka bawian ko na yung mga bullies or something. May thought na ganun kasi din, posible diba? yung ganyang thoughts eh. Pero totoo. Depende rin naman sa tao kung eventually yung martial arts way isa buhay mo, isa isip mo na to the level na magiging level-headed ka na. You're gonna use it in a good way, not pero a bad putya, way. When you're starting talagang wala lahat ng gigil na sa'yo eh. Yep, that's true. So, I really hope that this was a very enlightening episode for everyone. I'm so glad to have met Benson, no? Yeah, yeah. Diba? So, it was a good experience. Makes me feel so... In an era of keyboard warriors. Oh, yeah, in an era of keyboard warriors. Diba? So, I hope you enjoyed this this week's episode and... for your comments and suggestions, please put them down below. If this is your first time here, welcome to the show. Yes. Okay, please subscribe to this channel, watch our other videos, and please follow us here on social media. So for Facebook and Instagram, just go follow my name. Please follow Destroy MNL, and we are your titos of fighting. See you in the next episode of Combat Sports Weekly. Bye bye. Coach Franco says, would like to thank the following sponsors for making this episode possible. My armor of choice. Never go to battle without it. Beware the robot face. I am Knots and Crosses. Place your orders on their Facebook or Instagram pages. Just good vibes in the local jiu-jitsu scene. Check out my Ikiro Collective family at ikiro.ph. Simply Better Dentistry. Visit the Santos Dental Group and Oral Surgery Center. Book an appointment on their social media pages. Boost your immune system with NanoSilver Immune Support Supplement. Order your bottles on their social media pages. For local martial arts news here in the Philippines, visit Local MMA on Facebook and listen to one of my favorite podcasts, Destroy MNL.